tara, de joke lang. Every since bata ko, mahilig ako mag-picture. Hindi naman, naman puro self ko, pero mahilig ako mag-take ng photos ng mga bulaklak-bulaklak, mga ganyan, kahit ano. Tapos parang habang lumalaki ako, ang tawag ko sa sarili ko, si Miss Memory Hoarder. Kasi, apakahilig ko mag-document ng mga memories, photos, videos. So, natatandaan ko yung unang-unang bili kong pinakamahal kong nabili for myself. Ano yon, parang nasa 16 years old ako noon. Camera siya. Pero nabenta ko na kasi nagpalit na ako ng camera. Wow! Pero, ito yung mga cameras ko na dinadala. So, ito yung first camera ko. This is Fujifilm na X70. Parang wala na siyang ganitong model now. Parang sa Japan na lang siya nabibili. So, ito yung dinadala ko kapag yung pang everyday lang. Kasi madali siyang, maliit lang siya. Tapos meron siyang selfie. So, pwede mo agad makita yung self mo. Wow! And then, meron din ako pong, ito yung favorite ko na X100F naman. So, this one. Mm-hmm. Gusto ko talaga yung tunog ng cameras. Sobrang hilig ko lang talaga mag-take ng photos, ng videos. Even before na wala pang vlogging, nag-take na ako ng videos kasi memory hoarder ako, mahilig ako mag-document ng mga bagay-bagay. Tapos, kapag kailangan ko naman mag-shoot, pero si ate ko, yung kasama ko sa taping, yung pinag-shoot ko, ito yung pinapagamit ko sa kanya, yung Osmo ko, para maliit lang. Tapos, hindi siya mahirapan kung may mga dala-dala man siya. And then, hindi lang ako mahilig sa mga digital na cameras kasi parang nauso din now yung mga film. Parang bumalik ulit yung ano ngayon yung film na yun. So, mas marami yung film cameras ko kaysa sa mga digital ko. So, ito yung first film camera na nabili ko. This is Minolta SRT-101. Kasi parang nanonood ako noon ng mga videos sa YouTube ko. Tapos parang sabi ko, parang ang saya naman nung film. Yung parang, andun kasi po yung feeling ng excitement na hindi mo alam kung anong finished product. Totoo. Natatandaan ko pa po yung first roll of film ko. Ang daming palpa kasi hindi ako marunong pa kung paano gumamit. So, ito yung first ko. Parang yung, ang tawag nila dito, parang DSLR. So, ito yung tunog niya. Sobrang sarap sa tenga kapag ka. Oo nga. Diba po? Tsaka, iba-iba yung film talaga kumpara sa, mas iti-treasure mo kasi yung sa film dahil, di ba, parang you only have 36 chances. Yes. Di ba? So parang hindi ka kuha ng kuha. Yes. Di ba po kapag ka-phone, parang pag mag-picture ka ng OOTD, aabot ka ng hanggang 200 shots. Pero ito talaga, oo, totoo. Talagang titipin mo, saan ko kaya gagamitin yung shot ko? Tapos, ang next kong nakuha, itong, Pentax 120mi. So, ito naman, nagustuhan ko siya kasi pwede mo siyang i-zoom. So, kung meron kang gustong i-zoom, pwede siya pang malayuan. So, ayan siya. There. Ito naman ay yung Olympus Pen ko na Olympus Pen, tapos ano to, pwedeng 72 shots. So, kahit kahit yung ordinary film lang. Tapos, ito yung gamit ko. 72 shots siya kasi hati sa gitna. So, ito po yung gamit ko kapag sa labas lang ako talaga. Kasi since wala siyang flash, kailangan ng natural na ilaw niya. And then, ito po yung pinaka-favorite ko sa lahat. Kasi sa lahat ng film camera ko, ito po yung pinaka-maimpis, pinaka-manipis. So, this one is Ricoh R1. Wow! Film din siya. Tapos, picturean ko kayo ha. Kung gagana. Ay, wala pa lang. Napaya ko dun ha. So, pero ito yung dinadala. Papakita ko sa inyo yung mga sample shots ng itong Olympus Pen, sabi ko po, diba, half yung frame niya. So, pwede siyang 72 shots. Ganyan yung effect niya pag pina-develop mo. Frame siya. Tapos, madalas din ako gumamit ng disposable na camera pagka
umaalas lang ako before nung di ko pa nabili yung maliit ko po na film camera kasi mas madali siyang gamitin. So yan. As I'll show you yung mga photos namin nung nag-shoot kami sa Bora. Kasi grabe ang Bora. Parang hindi Boracay. Walang katao-tao talaga. So yan. Yeah! Guys, ako lang yan. Huwag na kayong maano dyan. Kalma, kalma. Ako lang to. Dito na kalinis. So, eto, kuha to sa film. Ganyan kalinis ang Bora na walang katao-tao. Lahat ba yan ay binili mo for yourself, investment mo? Meron bang nagregalo sa'yo ng camera? Eto, gift lang to sa akin. Eto, F100F. Pero the rest, sariling sikap. Sariling sikap. Tapos, alam po nanonood yung mama ko ngayon. Etong mga film camera ko ngayon, lagi ko sinasabi sa kanya na, bigay lang yan. In reality, bili ko talaga. Kasi syempre, pag syempre yung mga naneng natin, laging ang dialogue, bakit ang dami mo, saan mo gagamitin yan? So syempre, yung sabi ko, ay, binigay lang po yan sa akin. Ganun. Para end of conversation. Para wala na pong pagtatalo mag-anap, binigay lang po. Pero ito, sa lahat ng cameras ko, ito lang yung bigay sa akin. Ayun lang. Nag-ano ka ba? Nag-aral ka ba ng photography? Nag-self-study ka ba? Nag-YouTube-YouTube ka lang? Yung ganon. More on YouTube lang, lalo na po sa pagkakabit ng mga films, sa mga film camera ko. Pero nag-attend ako ng class about film photography siya. So, masaya. Kasi ngayon, madali na lang naman po tayong di ba po yung matuto, self-study na lang kasi ang dami ng videos ngayon sa internet na pwede mong sundan. Tip ko sa kanila na parang huwag yung masyadong aral na aral kasi parang minsan kapag may tina-target kang shot na gusto mo, parang nakaka-frustrate pag di mo nakuha. So, parang for me, picture ka lang ng picture tapos diba, ang importante naman doon yung memory mo habang tinitake mo yung photo na yun or every time makita mo yung photo na yun, ano yung nangyari, bakit mo yun pinicturan. So, yun yung kaya Miss Memory Hoarder ang tawag ko sa sarili ko. Ano yung pinaka ano sa'yo? Fulfilling? Pinaka rewarding part of being a photo enthusiast? Pinaka masaya ko every time yung shot ko nakikita ko. Naalala ko, meron akong kinunan ko yung sila Direk Bobot, the Mortis family. Tapos naka-display yung mga karamihan ng family photos nila sa bahay na naka-display. Ako yung kuha. So, talaga. Pag ganun, tas, or every time may nagre-repost ng picture ko na kinuhaan ko sa kanila. Ba po, may pinicture na ako, tapos nire-repost nila. Parang ang sarap ng feeling. Parang ibig sabihin nun, parang na-appreciate nila yung shot ko for them. Parang ganun lang po. If it makes you happy, of course, it will reflect. Mag-radiate yan doon sa photos mo. Yeah. Diba? Because if you really love what you're doing, mag-reflect yan doon sa mga pinapa-develop na films.